Condo Manila. Ayan na, kita-kita nyo, golden na golden yung proficiency level nila. Napakataas. For Cebu City naman, I think Cebu pa rin po pa lang yung, well, hindi pa ganun kataas yung proficiency. I wonder if that will actually affect yung individual playstyle dito ni Hans na humawak nga ng Popol and Pupa. Aha. At para game mo dito, Madam Kaysaya, sino ang ano? Sino ang labang? For you lang ha, for you. Anong palagay mo dito? For me, mas gusto ko dito yung draft ng Toldo Manila because of the Esmeralda, the Grock, and, well, overall kasi ang taas ng 15 eh. Tatlo dito because of the Grock, the Esmeralda, as well as itong key thumbs. And at the same time, they have to damage leader nga, which is in the form of the Green Grip. At ito na nga po, nagkakaroon po ng bakbakan. Apat sa galagitnaan, apat naman sa tatlo. Bagsak na po ang Bruno ng kalaban, mga kaibigan. That was a good kill by Impressive. At ito, nagpapakitang gilas. Sumasok si Chu, tumalon. Nag-shoon po, papalabas. Tamang pawi lang Grock, mga kaibigan. At ito, sino makakuha ng blue buff? Kuha-kuha po yun ni Impressive. Grabe naman pala ito si Impressive. MMA naman pala. Alam mo. Hindi pala hairspray. Alam mo, ang ganda dito kasi ng engage potential ng lineup ng Toldo Manila. You got a Grock? Ang ganda niyang pang-invade. And at the same time, well, para naman silang may magandang marksman early game time na kaya nga dumamage siya agad kahit wala pa masyadong item. But, ayun nga, no, because they have the Grock on their side, mas mataas yung engage potential in comparison to what Cebu City have. Tama ka dyan, no? Mabdab kayo saya. And ito pala, napansin ko pala, no? Itong si Selena is using an execute. Mukhang ano, ah, ayaw niya talagang patakasin tong si... Kasi maraming pantakas din tong kalaban yun. So might as well i-execute na lang niya, no? At oh, ito na nga, there are going to... Kadalas din, nakikita yung execute, di ba? Eh, pero tignan mo naman, dito, Lex, lahat ng invade na pwedeng gawin ng Toldo Manila, ginagawa nila. At Granger dito talaga well-supported lang siya ng mga ka-team niya. At least may dalawang mag-support sa kanila. And ito na nga mukhang gusto nila kunin dito yung space sa taas ng mapa. Talagang mamba out na lang si Uranus niya. Pero tignan natin ano magagawa ng Cebu City next. Let us know what is happening. Okay, at dito nakita nyo po, tamang chibi lang po sa bottom. However, at the top 10, they were able to successfully take down the top tower. So ever sa bottom na sinubukang i-trade ng team na Cebu City ang bottom lane, hindi po nila ito nakuha. So medyo lamang sagot ang Toldo Manila ngayon ng 1,300. Grabe, lamang na nga. At ito lang po, pinasok po nila na pana po. Mm-hmm. At tamang flicker out lamang sa skills ni... Tamang flicker out lamang para kay X-Borg, mga kaibigan. So nakaligtas yung X-Borg doon, pero yun na nga, hindi ka palagi may flicker. Eto, papana po ulit si Selena. Ngunit wala pang tinatamaan, mga kaibigan. They're trying to go down. Piling ko bababa sila para kay Chu, eh. May naurasan na ng Toldo Manila yung buff ng Cebu City dito. You can see just right on time. They're a position of commission. Ay, grabe naman yun. Still pa nga ng ating Grock. What a move there by the Grock. Good hustle din. Nakikita. At yun na nga po nagkakahabulan. Esmeralda trying to chase down Bruno kaso nag-flicker out of... Ayun na nga, tumasok pa po si Esmeralda sa top at napatay po niya si Bruno doon. Moon, eto na nga po. Ang ganda po ng pagkakapasok. Falling Star Moon under the turret kill by Esmeralda. Alam mo, ito... Kasi hindi natin nakita, no? Snowball this game. Kaya nilang tapusin yung game maybe in less than 15 minutes kung magtuloy-tuloy talaga yung pag-snowball nila. And you have to worry because wala pang namamatay sa kanila. Apart from that, yung kill dito, I think that was the first blood even, napunta kay Granger, pero ito nga, anong galap dyan sa baba? Grabe naman yun. Buti ka lang ba, Way of the Dragon yung si Stams, pero dahil sa kanyang quick hands, nagawa po niya makapag-flicker out with the help of his teammate na si Grock, you know, napatay po nila si Chu. And they're now trying to take down the middle tower. However, what a Grock block there. At eto, katapos na ba ni Kupa? Ngunit hindi pa, pumala, walang tinamaan. There goes the last insanity. Napatay po ng Grock ang Bruno, mga kaibigan. Onting na lamang natito ng buhay para kay Expert. Ano nga pa ang sinasabi natin? Patay na po si Expert. And there goes the pala, walang tinamaan. Uranus is trying to stay the game, pero hindi kayang patayin. Tama, hindi kayang patayin ng team ng Toldo Manila ang punat ni Uranus. Ngunit sa kabilang banda naman,
That is a good ano pa rin, no, Madam Kaysaya? Oo, that is a good thing pa rin. Kasi sometimes hindi mo kailangan patayin eh. You just have to put their HP bar into lower points para magbakawin sila bumalik sa base, and that is already an advantage because that is a space created for your team to get other objectives such as the tier 1 turret on the middle lane. And actually they have a good position na nga in even taking itong blue buff. Men, tignan mo, this is the third buff na nanakaw ng Tondo Manila away from Cebu City. They know the internal timer of this buff already, and kaya mas nahihirapan na makapag-jungle dito or makapag-farm yung Cebu City. Tignan mo naman, men, hindi pa nasisilayan ng Cebu City yung tier 2 turret ng Tondo Manila. And at the same time, wala silang ma-farm kasi yung buff, lahat nasa Cebu! At ayun nga po, there goes the Detsunata ng Ranger. Tatlong bala ka lang, Uranus. At ayun nga po, Drock is taking down the top tier 2 tower ng Cebu City. And medyo labang po tayo sa alamang dahil 8,000 na ang lamang ng Tondo Manila in the first 6 minutes of the game. And to be honest, that's a very big gold lead. Mukhang mahihirapan talaga ang Cebu City dito. And now, as you can see, Tondo Manila is taking down the tier 2 tower of Tondo Manila of Cebu City, mga kaibigan. Alam mo, man, ito na talaga yung meta ngayon sa MLA. You snowball early, you capitalize on the snowball that you have. Pero teka lang, let's go pagdarap dito na po! Grabe naman yun. Ay, 40 star mo. Tatlo na huli, mga kaibigan. Pumasok. Masyado pang makunan si Esmeralda. Hindi kaya patayin ng dalawa kahit sa nila ng story, mga kaibigan. At eto, Detsunata. Tatamahan ba? Tinamahan po sa putan ang ating kupa, mga kaibigan. Eto na nga po. Ay, si Popol pala yun. Yung kupa pala yung aso, mga kaibigan. At eto, they're now taking down the third tier 3 at third. Tama, third tower ng Cebu City sa kalagitnaan ng kanilang base. Eto na nga, mga kaibigan. Oh, tamang last insanity labang to make masiwas na kalaban. To be hard for Cebu City already. Look at the difference in terms of gold. It's already 10k gold lead in favor of Tondo Manila. They got the lead in terms of map control as well. Anong, alam mo yung kahit mag-play safe yung Cebu City dito eh. Tulad na nga lang ng ginagawa natin. Oh my God, Rock Block! Rock back with the ultimate. Tinamaan si Chun na bura na ipit sa pagitan ng apat na kalaban. Eto na talaga, mukhang ginagawa na talaga ng Tondo Manila. They're not making any room for mistakes. Eto, last insanity para lang mapatay ang minion. Wala pong naibawas. Ngunit ang kapalit na ang buhay ni Xborg. Eto na, napailalim si Impressive. Ngunit masada na siyang makunat. 4 levels gap sa kalaban. Mukhang hindi na kayang patayin etong Impressive. Sabi rin Impressive, babawi ang aking ADA. Napugo ako last time. Si Uranus po, napatay ni Selena, mga kaibigan. Kitang-kita na dito sa kalagit sa taas. Pasag na po ang Tier 3 Tower. Oh my goodness. And wala na ngang tore na natira dito. And just like what I have been trying to mention a while ago, even si Cebu City tries to play safe in here, alam mo, kaya silang diving lang ng Tondo Manila ngayon eh. Because they got this enough sustain. We mentioned during the draft or during the loading screen, ang taas ng sustain na meron dito yung Tondo Manila. Now that they have trouble even more, look at that! Look at that! Talaga nga hindi sila takot na papasukin eh. Oh my goodness, nakakuha pa nga ng other kill dito. At yun nga, Alex, what else is happening? At ito na nga, last insanity na naman ng X-Borg. Ngunit walang tinamaan, nagkaroon ng bakbakan. Nasa taas, mga kaibigan, si Esmeralda kung tumatapat sa tatlo with the help of Granger. Napatay po nila ang isa sa mga kalaban, mga kaibigan. Ito na, papasok na, papalo. Ito po, si Granger. Pinatay pa po si Bruno. At dito na po magtatapos. 16-0 run in favor of Tondo Manila. Grabe naman yan, 16-0. Wow. Maagang ano to, ah. Kaya pala, wow. Sa ano, Pilipinas. Ang gandang panghimagas for our first game.